Sindak. Magandang gabi po sa inyong lahat at eto na naman po ako magsishare ng panibagong kwento para sa ating mga tigapakinig. Maaaring para sa ilan ay hindi po ito masyadong horror, pero para sa akin po, this was enchantingly creepy. Hindi ko na po maalala yung exact date pero nangyari po ito noong 2019. Sinamahan ko po ang aking lola sa isang feng shui master para magpa-consult patungkol sa mga bagay ng kwasertihan o kamalasan kasi napapansin po ni lola noon na tila sunod-sunod ang hindi magagandang pangyayari sa aming bahay. Hindi naman po malalaking bagay pero more on laging nakakairita yung mga tao kahit wala naman talagang dahilan. Laging nag-aaway-away din daw po sa bahay at parang nababother kasi ang aking lola kung kaya't nagpasama siya sa akin doon. Nung turn na namin, nagsimula na kaming magpakonsulta. Ang akala ko po si Red sa mga ganun ay maitatanong ka tapos sasagutin nila kaya hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganun. Tapos sinabi ng lola ko na makikita ba ng feng shui master kung anong meron sa bahay namin kung bakit ganoon ang nangyayari, lalo na sa papa ko. Sa katunayan po medyo na disappoint ako kasi hindi naman po nagbanggit ng iba pa yung lola ko tapos agad-agad ay nag-chant na po yung feng shui master. Pagkatapos ay nagsalita siyang bigla. Sinabi niya kung ano yung Chinese zodiac at age ni papa. Tapos dinescribe niya yung structure ng bahay namin at sinabi niya na sa tinitirhan daw namin ay meron daw isang malakas at madilim na enerhiya lalong-lalo na sa bandang likod ng pabrika namin. Eksaktong-eksakto po talaga yung pagkakadetalye niya na siyang agad po naming ikinagulat dahil wala pa naman po kaming ino-open tungkol sa aming bahay. Sabi po nung feng shui master, may dalawang espiritu na nanggugulo kay Papa. Ang isa daw po ay isang batang lalaki at ito daw po ay maaaring malayong relative namin. Tapos nagbanggit din siya ng pangalan at kinumpirma po ito ng lola ko dahil meron po talagang ganoong relative kami na namatay noong batang bata pa. Hindi ko na nga po masyadong matandaan si Red pero parang pinsan pa ata ito ng lolo ng Papa ko. Or tito ng lolo ng papa ko. Sa sobrang layo na nga po talaga, kaya hindi ko na po masyadong matantya kung ano ba yung aming relasyon sa isa't isa. Tinanong niya po yung lalaking espiritu kung ano ang kailangan niya at kung bakit nanggugulo siya sa bahay. Ayon po sa feng shui master, nais daw ng lalaking espiritu na iyon, ang ikalawang espiritong nananahan sa aming bahay, na isabay din daw siya sa tuwing nag-aalay kami sa mga ancestors namin kasi wala daw nag-aalay sa kanya ng kahit na ano dahil hindi na rin siya nagkapamilya bago mamatay. May isa pang batang babae na hindi niya makita kung sino pero sabi nung feng shui master, alamin daw namin kung sino iyon para matanong niya kung anong gusto niya. Kung hindi daw iyon generation ng lola ng papa ko ay maaaring isang generation pa na mas mataas or in short, sa generation ng lola ng lolo ko pa. Bahala na po kayo umintindi sa aking sinasabi pero iyon po yung pinaka-relationship ng lahat ng ito. Tapos nung gabi, kinausap ng lola ko yung mga pinsan ng lolo ko na nasa China kung may alam ba sila kung sino sa angkan namin ang namatayan ng anak na babae. Either baby pa daw yun nung namatay or hindi talaga naisilang at fetus pa. Lumipas po si Red ang ilang buwan na wala na kaming nabalitaan hanggang sa isang tiyahin ng lolo ko ang namatay sa China. May isa po kaming book sa buong angkan na kung saan ay para itong detalyadong mega family tree book at nakalagay po doon ang lahat ng mga pangalan mula sa mga kanununuan namin. Tapos kapag namatay, nilalagyan nila doon sa gilid ng ngalan nito kung kailan namatay yung taong yon. Pwede lang buklatin yung book na iyon sa tuwing may namamatay sa angkan namin kaya hindi namin ma-check yun before. So nung namatay po yung isang tiyahin ng lolo ko, doon lamang po kami nagkaroon ng tsansa, lalo na yung pinsa ng lolo ko, na i-check yung book na iyon kung sino sa angkan namin ang may anak na babae na namatay noong bata pa.
may nakita rin po ako sa naturang libro patungkol sa generation ng lola ng lolo ko. Doon nga po nakumpirma na tama ang sinasabi ng Feng Shui Master na isang generation above ng great grandmother ko yung isang nagpaparamdam sa bahay. Nang makita nga po namin ang lahat ng detalyeng iyon, doon na po kami nagdasal para siyempre sa kanilang ikakapayapa. Isinama na rin namin sa alay yung naturang espiritu at okay naman na po kami ngayon matapos po nun. Aaminin ko po na hindi na rin po naging mabigat ang pakiramdam sa bahay na katulad po ng dati na parang laging irritable ang mga tao. Ang isa pang karanasan namin with the same Feng Shui Master, nung sandaling iyon, nagtatawag naman ito ng mga espiritu na mga yumaong kamag-anak. Pero ang key dito, hindi mo sasabihin sa kanya kung sino yung spirit na pinapatawag mo. Ang tanging clue lang na ibibigay mo sa kanya ay yung angkan, anong lugar at anong year na matay. Tapos dito at magsisimula na naman siya ng pagchachant at iisa-isahin niya lahat ng pangalan ng mga ancestors na namatay. Namangha na lamang ako sapagkat yung lolo ko ang pinatawag namin ng lola ko. Pero nung sandaling nagbabanggit na ng mga pangalan yung Feng Shui Master, hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Dahilan para hindi kami nang hindi sa kanyang sinasabi. Hanggang sa biglang nagtanong ang master nang, "Sure ka ba na wala sa mga nababanggit ko yung tinatawag ninyo? Sure ka ba na hindi siya?" At pagkatapos ay binanggit po niya ang pangalan ng lolo ko pero ibang tono na. Kasi kapag sa Chinese, nag-iiba din po yung tono ng names. Tapos sabi ng lola ko, "Parang hindi." Pero iginiit ng Feng Shui Master. Kasi kanina pa siya pabalik-balik. Medyo payat na matangkad na lalaki ito. Nang marinig iyon ni Lola, ang sabi niya, baka nga daw ito yung lolo ko. Siya yung pabalik-balik kaya trinay namin na ipatawag yung pangalang binabanggit ng master. At doon na naman siya nagsimulang mag-chant at dinedescribe ng master yung nakikita niya. Hanggang sa nag-confirm na iyon na nga yung spirit na tinatawag at pagkatapos ay uutusan niya ito na sumanib sa kanyang katawan. Walang ano-ano, bigla na lamang nag-wika ang Feng Shui Master. Namatay nung nasa 50s niya, bigla ang pagkakamatay. Tatlong anak, lalaki, babae, tapos lalaki. Ang panganay na lalaki ay may tatlong anak, babae, dalawang lalaki. Ang babae ay mayroon din tatlong anak, lalaki, babae, lalaki. Habang ang bunsong lalaki ay may tatlong anak din, dalawang babae at isang lalaki. Tapos sabi ng lola ko, "Eh hindi, kasi tatlong babae yung anak ng bunsong lalaki." At pagkatapos ay inexplain ng Feng Shui Master na sa fate daw ng tito ko, yung bunsong lalaki, ay dapat merong pangatlong anak na lalaki. Pero natagalan bago nasundan yung pangalawa kaya nawala yung chance na magkaroon ng lalaking anak. Doon namin napagtanto na tama nga kasi 6 years yung gap nung dalawang pinsan ko na iyon. Tapos iyon din ang dahilan kung bakit naging tatlong babae daw ito. So nag-confirm na lang yung lola ko na yun na nga yung spirit ng lolo ko. So tuloy-tuloy pa rin sa pagchachant yung master hanggang sa tuluyan ng sumanib yung espiritu ng lolo namin sa Feng Shui Master. Pagkasanib na pagkasanib ng lolo ko, humahagulgul siya. Sabi niya sa lola ko, bigla lang siyang namatay. Hindi niya man lang daw nakausap yung lola ko. Ilang beses niyang tinanong kung kumusta na daw ba kami ngayon. FYI lamang Sir Red, hindi po namin ipinaalam sa Feng Shui Master na maglola kami ng lola ko. Madalas kasi napagkakamalan kaming mag-ina kasi bata-bata pa rin naman si Lola. Pasadya po talaga namin na huwag ipaalam sa master ang lahat ng detalyeng iyon. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita yung Feng Shui Master na sinaniban ng espiritu ng lolo ko. Ang sabi niya, "Maraming salamat at sinamahan mo ang iyong lola. Ikaw yung favorite ko. Madami kaming misunderstandings ng papa mo nung nabubuhay pa ako. Masakit lang na hindi namin naayos bago ako nawala. Pagpasensyahan mo na ang papa mo, lalo kung nagiging mainitin ang ulo niya
pero mabait yun. Usilak ang puso ng papa mo. Alagaan mo itong lola mo ha. Pagkasabi niyang iyon, otomatiko pong dumaloy ang luha sa aking mga mata sapagkat totoo po ang lahat ng sinabi nun. Hanggang sa ngayon nga po ay medyo masama pa rin ang loob ng papa ko sa lolo ko kahit na mayapa na ito at napaka-precise ng pagkakasalarawan niya kay papa. Pinaalalahanan pa ako ng espiritu ni lolo patungkol sa karamdaman ni lola lalong laro na sa gawing tuhod niya. Pinaalalahanan pa nga din ako na i-elevate daw ang mga paa ng aking lola sa tuwing natutulog ito para hindi na daw sumakit ang kanyang mga tuhod. Tapos nag-usap na po sila ng lola ko. Kinuha daw ng isang Chinese god yung spirit ng lolo ko kaya tumutulong siya sa templo noong god na iyon. Huwag daw kaming mag-aalala pa sa kung nasaan na siya naroroon sapagkat maayos na maayos siya. Matapos po noon ay nagpaalam na siya sa amin lahat. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak ko ng mga sandaling iyon. Sobrang shock talaga ako nung araw na iyon. Ilang days bago po tuluyang nag-sink in sa akin ng lahat. Totoo man o hindi, yung nangyaring iyon, ramdam na ramdam ko na si Lolo talaga ang kausap namin noon sa pamamagitan ng Feng Shui Master na naging medium. Simula po noon, sinunod ko ang lahat ng mga habili ni Lolo. Alam namin na hindi na namin siya makakausap pang muli katulad ng ginawa ng Feng Shui Master. Pero sa puso at isipan ko, nakatatak ang lahat ng kanyang mga sinabi. At least kahit sa bandang huli, nakapagpaalamanan pa kami. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.